I will walk with
Jesus went into a town called Nain. And the disciple and his disciples and a large crowd accompanied him. As he approached the gate of the town, a dead man was being carried out. The only son of a widowed mother. A considerable crowd of townsfolk were with him. The Lord was filled with pity upon seeing her, and said to her, "Do not cry." Then he stepped forward and touched the middle. At least the bearers spoke. He said, "Young man, I bid you get up." The dead man sat up and began to speak. Then Jesus gave him back to his mother. "Here," she said, "all." And they began to praise God. "A great prophet has risen among us," he said. "God has visited his people." This was the report that spread about him throughout Judea and the surrounding country. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. And he touched the leader. He touched the dead. Ewan ko lang sa inyo kung kayo ay mayroon ng nahawak ang patay. Siguro, yung mga malapit sa buhay, mga mahal sa buhay, na maaaring naranasan na inyo na naging galong. Malapit po ay tulusin ay mga paro ay mga pagkatang talaga na nakakawak ng patay. Pero kay Jesus, hindi niya lang inawak ng patay. Binuhay niya ang patay. Hindi yung kapangyarihan na ang Diyos lamang ang makatanggawa, ang bumuhay ng patay. Ang hawak na nagbibigay ng buhay sa palasin pinagkatalinan ng buhay. So ito yung makita ko. At may mga pagkililang na muna ko. Yung mga binuhay niya na kung saan ay nanasabot ang kasulatan. Kasama natin si Lazaro, yung babaeng yung isang batang babae na kung saan ay tinawag sa Jesus, pinagtawanan ng pangasya. Sabay sabi ng ito ay matagal ng patay. Pero bahagi yung akong saan ay pinamamanin tayo ng buong kapapa. Yung pag-ibigay ng buhay nagbibigay ng dahilan para mabuhay. At ito yung patuloy na halong na pinapangay sa akin ng buong kapapa. Magbigay ng kahulugan ng buhay. Lalo-lalo kung may pampanahon na ito, marami ang nalulungkot at nawawala ng pag-asa. Ngayong panahon na ito ay marami ang nagnanakos na mamatay.
Di lamang sa gera. Na kung saan yung pakita po natin. Kaya sabi ko ay, it is a war. Ngayon sa aking sitwasyon ay gera sa droga. Na kung saan ay marami rin yung mamatay. Hindi lamang po yung mga tinatawag natin sa armed conflict. Mayroon, marami po ito ang mapatayla. Pero sabi nga eh, yung panginawak na natin ay namamatay. Physically, figuratively, spiritually. Kung yung panginawak na natin ay nagkakaroon ng buhay. Physically, spiritually, figuratively. Kaya, makita po natin, at patuloy na ba na yan ay pinamamaninsala ng buong nagkakarili? Buhay. Sabi mo nga ay buhay. Magpasalamat tayo sa binaya ng buhay. Sabagat yun ang tulad ng buong nagkakarili. Ang buhay, ang kapakinabangan ng buhay na ginaganap at kasiyasya, at ang buhay na wala magkak. Yan yung nais na ipagkaloon ng buong itapal para sa atin. Ano ha? Ay doon ang bigyan din natin ng pagpapahalaga ang tungkol sa buhay na wala magkak. Ano ha? Yung pagkakunawan natin sa buhay ay talagang maging bahagi na ito ay tinanimbigyan natin ang buhay makamit natin ang buhay na walang hanggan. Yan ako yung ating patuloy na amal na madalangin. Sabi mo, kapag mayroon kayo napapalita na namatay, ay magdasal kayo ng isang abado ng Maria para sa kanya. Yung pong mga katatanda, may tinatawag na dasal na profundis for the dead. Ayaw ko lang kung naalala ninyo. Profundis. Yun po ay tinatasal tuwing inuklak ng gabi. Naihahamit po ito sa Presbyterian Council. Pero sabi ko ay huwag nang ikaplak ng gabi. Kasi yung may mga utawagin natin ay may mga parokya naman na naabutan ng mas matatagka ng mga pari na kapag ikaplak ay binibir yung bell ng simbahan, ikaplak ng gabi. Pero hindi naman yung normal. Ang mga pangkakataon na ito ay ginagawa from time to time. Na ipadalangin ng mga namatayan. Si Bahagyo kung sa atin, kung tawagin ako natin yun ay corporal works of mass, spiritual works of mass. Pero yun, inumbak ng gabi. Sa alam naman ako, sa duma ay in-encourage ko na kapag kayo may nabalita, kung iwan nyo yung pwede ko sa lahat ng mga nabalita na namatay. Para sa nabangkit na intention ngayon, para doon sa namatay ako, kung makamit niya yung kaligayang walang katapusan, yung pinanako ng buong katapal, yung namatayan para magkaroon sila ng kaluwagan, ng kaluwagan, ng maganda, ng pagkawala sa mga sa buhay, kasi masakit ang mamatayan. Pangatlo, kung sakaling ito ay pinatay, hindi naman lahat ng namatay ay pinatay, pero sa mga namatay na pinatay,
pagdasal ninyong pumatay. Pagpagdasal ninyong mga pumatay, kasi sila yung mga anak ng Diyos din. Nating pagdasal sa mga magbago na sila. Yun yung pagkipakit. Kasi tayo ay para sa buhay. Hindi pa natin, hindi na natin isipin ito mga kuwapo tayo ng mga tayo. Okay? Kasi hindi tayo sa pralit ng papakay. Sa pralit tayo ng buhay. Kasi yun ang yululog ng punong may kapal. Okay? Kaya anything that brings life, doon tayo. Doon tayo. At kahit na ibinagawasan natin ang mga pala, yun ay pagpapahalan ng pala sa buhay ng pala. Sa buhay na nalang magkasiyasya. At sa buhay na wala ng pala. Kaya bigyan natin ang pagkataon kung sa ating buhay ay patuloy natin idulog. Sabi ko nga, lalo-lalo na kayo, kayo mga pusulado ng pag-alala, palagi kayo magsisimpa sa landaya kapag Biyernes. So, isama nito sa inyong pag-alala. Kasi sabi na natin, yun Israel. Pag sinabi ng Israel, yan ay nagbibigay ng indulhensya at pinaya. Ipagdasal mo, hindi rin para sa sarili nito. Pagdasal nito, kaya mga sabi ko ay, halimbawa, may Biyernes na ito, nagpunta kayo, kasi alam ko, hindi ba sa inyo makakataro. Ay, may Biyernes na ito, halimbawa, ay yung tatay nito. Sa susunod na tiyan ng sarili, inyong tiyo. Kasusunod ng Biyernes ay inyong inyong tila. Kasusunod ng Biyernes ay inyong lolo. So, kung di kaya ay kung sino mang ibigay niyo mismo yung intention, we have to be clear for that. Na kung saan ay hindi yung kasi yun ang pagkakaiba natin kapag sinabi mo na nagdasal ka na, pero anong diakuli ng magdarasal para magdarasal mo yung inconvenience of the dollar? Kaya mayroon yung patutungkulan na isang tao, bawat pagkalaw mo. Bawat pagkalaw mo. So, bahagi ko yun kung makita ko natin. Para mas natin, ano, naipagdasal ko na rin ko. Kung may ipagdasal ko na rin ko, naubos na. Yun, pwede kang magdasal itoon sa iba. Na matapagin natin na yung general yung sabi na natin ay doon sa mga kaluluwang hindi nakaalala. Pero marami na tayong pwede yung pagdasal. So, kalabanan na lang natin ay siguro po yung pagkakit natin yung indulhensya finalia na ibigay-ibigay po na kasi kayo naman yung pala napunta roon sa landaya. Kahit na matapos ito yung 2017 na November. Kasi sa kanya yung indulhensya niya ay hindi natatapos ngayon 2017 bilang bahagi ng ating pagdiriwan during the year. Sabi mo nga. Sana nga hindi naman sinama yung slide. Kasi bakit? Kasi automatic eh, kahit hindi kasama mo sa charger sa delivery yun, katanggap mo yung duwag siya yan kasi slide na yan. Sana ibinigay na lang sa ibang parokya. Kasi bawat bikari ko sa parokya. Para alin, isa na sa bikari na yung dalawang simbahan ang pwedeng mabunta para sa kawal nito sa pagdiriwang ng ating Golden Jubilee. Kaya sabi ko, hindi ang sa loob. Pero, ang punto ko yun, kanilin ninyo yung pagkakataon na yan, every time na pumunta
sa shrine. Saan ang shrine? Pero sa Roma, ay mga palagal sa mga palagal kayo magpupunta sa Sinantayo, kayo mga bimodo ni Lolo Uwe. Nari, ipunta sa ninyo, ang intention ninyo, ang kawa ngayon sa tatay ninyo. And then, ay ulitin ko lang ulit, maraming narating niya ilang beses. Pero kinakailangan ko ulitin sa inyo para hindi lang para sa inyo, para ituloy niyo sa iba. No? Hindi dapat nagtatapusan sa inyo. No? Dapat itinuturo niyo sa iba. Itinuturo niyo sa inyong kapwa apostolado. Ano ang kasama nito? Yung dapat makapangumisal ka. 10 days before or 10 days after. No? Mahalaga rin yung pumisal. Eh, Father, hindi ako nakapapumisal ng 10 days before or 10 days after. Para sa bagay niyo, ay hindi ko matatanggap patuloy sa tingnan. Kasi ba, kasi yung sa requirement niyo, yung makapapumisal, 10 days after or 10 days before. So kung tutusin ko, kapag yun yung nangyari, kung sabi ko, kung kayo yung nilipa, gano'ng isa, ay halos kumahal na. Kasi 10 days before, and 10 days after, kung tutusin ay ang susunod mo na kung isa, kung tutusin ay kung sakali na mag-isa ka ng first party, pati sakot na yung hanggang linggo, no? Susunod, hindi lang yung Friday, yung second days ng yung Friday, yung second Friday. So practically, kung papakinabangan niyo yung palagi, kung every Friday pumunta kayo sa Lantaya, ay mangumisa kayo twice, ama, for doing first Friday at doing third Friday. Pwede niyong gawin. Dito naman sa Lantay, palagi may nagpapakumpisal doon. May nakadalaga doon, palagi nagpapakumpisal. Tuwing Biyernes, may nakaupo doon. So, kung ayaw niyong makumpisal sa akin, kung kayong makumpisal, kaya kung isa makakalagkot na pumunta kayo po sa Gantayo, pagkatapos hindi pa rin kayo makapapakumpisal, sayang. Sayang yung Indonesia. Ano ba? Magsisimba. Walang problema. Isimba kayo doon. Kasi kayo ay choir. Pero, hindi lang sisimba. Mangungunyo. Mangungunyo kayo. Doon. Bahagi na kung saan ay makita natin ang takilang biyaya na pinagilaw ng buong kapal. Pero pwede ito, ito yung araw na ipinamanay ko sa atin ng buong kapal, kung saan ay sana po ay bahagi natin. No? Ito ay nagbigay ng buhay. Hindi lamang ko doon sa matay, kasi kundusin ko ay hindi lang mo siya nakawal mo sa pinakang lalaki na mamatay. Naawal siya rin yun sa akin. Doon sa nanay. Kasi bago eh. Magiging yun ay sasagunin mo lang ng komunidad ng mga Hudyo yun. Pero siyempre ay iwan pa rin yung pangalaga ng nanay. Pero tingnan din natin sa dapat ng sa luha ay what do we do? What effect is our thoughts? Do we bring life or death? Do we touch that give life or do we touch that gives death? Ang daigdig natin ay ginagalaban. Marami ng katayan.
Huwag natin tagdagan. Nagbigay niya kayo ng buhay. Isa pala ang requirement sa mga kalimutan ko ay you pray for the intention of our Father. So, alam mo naman yan, hindi lang ako sumari ng pangarami kung ano yung intention ng Santo Papa o Diba. Pero kung hindi naman yun sa ulado, hindi nyo dala, pero yung sustang hindi ako sumari. Simply say, for the intention of the Holy Father. One our Father, one Hail Mary, and one glory. You can include the apostles too. Pray that thou sacrifice should be acceptable to God, your Holy Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of your name, for our good and the good of all his soldiers. Sacrifice our offering and the blessing of the Lord, we pray, and by your grace may we be set afire. Without the faith of your love, through which St. Januarius overcome every part of the torment,
In his good quality, give us our good and our salvation, always and only we will forgive you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, eternal God, for you are glorified in our sins of praise. The very salvation of God, wonders in your mind. In your mercy, you give honor to the faith, to the endurance you grant for our soul. In their struggle, the victory is yours. Through Christ our Lord. Wherefore, all creatures of heaven and earth, sing and do so in adoration, and we all the hosts of angels, cry out and without end, be acclaimed. Amen.
the Lord's gift of glory, Lord, is yours forever and ever. Amen. That we may bring life. With the help of your blessing, you always pray for us in the sea from all these places that we can best hope in the battle of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory of yours, now and forever. Lord Jesus Christ, the Savior of all souls, peace I give you, my peace I give you. Look not at our sins, but at the deliverance, and wish to grant them to stay to your kingdom. For you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. In the soul of the Son and the Son of God.
prayer against the death penalty.